Dito po, makikita nyo ang pananaw sa ating bansa. Youth versus experience. Cut! Laganap man ang mga huwad na balita. Ang katotohanan ay hinding-hindi may kakaila. Piliin kung saan naroroon ang totoo. Huwag ang walang basihan at may pinapaboran. Alamin ang tunay na pangyayari. Habang kami maghahatid sa inyo, hindi lamang kwento, kundi mga impormasyong tama, walang pinapanigan, at totoo. Higit pa sa mainit na balita, ang dala namin ay nakatotohanang pagbabalita. SMNR, totoong boses ng bayan. DZAR 1026 kHz Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Maka-Diyos, makatao, at mapagmahal sa kalikasan. Pag-aandang oras sa buong Pilipinas, 6:36 na ng umaga. Narito na ang programang magsisilbing gabay sa bawat sitwasyong iyong kakaharapin. Mga kaso, reklamo o problemang kailangang may payong legal. Alamin ang inyong mga karapatan na naaayon sa saligang batas. Pinoy Legal Minds. Libre ang konsultasyong legal dito. Sagot ka ni Kuya Mark Tolentino. Kaya tutok na Pinoy Legal Minds. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Umaga ho ngayon ng Saturday kay bilisan ng panahon, August 14, 2021. Ito ba ang programang Pinoy Legal Minds na mabibigay po sa inyo ng libreng payong legal kasama si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, happy weekend! Yeah, happy weekend, MJ, and sa lahat po ng mga followers natin sa SMNI at sa lahat po ng mga Facebook pages natin, ito po yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino sa programang Pinoy Legal Minds. Oh my goodness! Sabado na naman, Kuya Mark. At nag-aabang na naman ang ating mga kapartners, mga kababayan. Live po tayo sa DZAR 1026 Sunshine Radio. At sa inyo pong mga tanong mamaya, meron tayong mga text line 0927-540-2241 at 801-9836 sa ating call line 836-3875. At nakalive po tayo sa mga social media pages ng DZAR at SMNI at mga social media pages si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, medyo controversial yung ating paksa ngayong umaga dahil ito yata ay bunga ng isang bawal na pagmamahalan. Ito yung tinatawag natin na child legitimacy o yung mga illegitimate child, Kuya Mark. Ano ba ito, Kuya Mark? Yes, po yung mga followers natin dito, mga viewers natin. Ano ba yung ibig sabihin ng anak sa loob? I-compared mo yan sa anak sa labas. Naku. May karapatan ba ang anak sa labas? Ano ba yung karapatan nila compared mo sa anak sa loob? Wow! So, tutok na mga ka-partners para malaman nyo kung ano yung mga karapatan na ating pag-uusapan batay sa batas. Kuya Mark, unang tanong, ano-ano ba yung klase ng relasyon o relationship ng bata sa kanyang mga magulang? Dalawang klase ang relationship ng bata sa kanilang mga magulang. Number one is by nature or by adoption. By nature, ito yung tinatawag na legitimate child or illegitimate child. Yun ang by nature. May tinatawag din tayong adoption. Ito yung tinatawag by fiction of law. So yung pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung tinatawag na legitimate child compared natin yan sa isang illegitimate child? Legitimate child, yung ibig sabihin anak sa loob. Ang ibig sabihin doon, yung child na conceived or born during a valid marriage. Huwag natin kalimutan yung word na ginamit ng batas. Conceive or born, hindi end. Ibig sabihin, kung yung asawa mo buntis na nung pinakasalan mo, tapos lumabas yung anak ninyo after your marriage, ang bata is a legitimate child. So pwede rin na na-conceive ang bata after ng kasal ninyo, tapos lumabas ang bata after ng kasal ninyo, legitimate child yan.
But pag ang bata lumabas, the conceived lumabas, before your marriage, ang bata is an illegitimate child. Kasi word na ginamit ang batas, conceived and born outside of wedlock. Ang word kasi and, pag illegitimate child, conceived and born outside wedlock. Ang bata is an illegitimate child. But ang bata conceived or born during marriage, ibig sabihin, ang bata is a legitimate child. Oo, yun palang ibig sabihin nun. Oho. Paano yan, Kuya Mark, if yung mga magulang ay nagpakasal, nagkaanak? Eh, di ba, illegitimate child yun nung bago sila nagpakasal, nabuo yung bata. Eh, paano yun? Hindi. Pag nabuo ang bata, hindi pa sila kasal. Tapos, lumabas ang bata after their marriage, ang bata, legitimate child, anak sa loob. Pwede pa yun. Pero pag lumabas ang bata, bago sila kinasal, ibig sabihin na conceived na buo ang bata, tapos lumabas ang bata, bago sila kinasal, ang bata, illegitimate child. So, ibig sabihin, kahit na yung asawa mo na buntis na nung pinakasalan mo, tapos lumabas ang bata after your marriage, ang bata, legitimate child or anak sa loob. Paano yan, Kuya Mark, if nagkaanak na sila tapos bago nagpakasal? Ano yung bata? Legitimate din? Ang bata, pag nanganak sila, bago sila nagpakasal, ibig sabihin, ma-anak na sila, then nagpakasal sila, ang bata is an illegitimate child. Illegitimate siya. But may word na ginamit ng batas, yung tinatawag na legitimation. Ibig sabihin doon, ang bata can be considered as a legitimated child. Hindi siya legitimate ha, kundi legitimated. Ang ibig sabihin ng legitimated child, a child born and conceived na buo at pinanganak outside of marriage, but nung na-conceive ang bata or na-buo ang bata, dapat walang legal impediment ang magulang. Ibig sabihin, si lalaki, binata, si babae, binata, o dalaga, tapos nagpakasal sila after nilang nanganak. In that case, ang bata maging legitimated. Kailangan lang iparegister nila yung marriage contract nila sa local civil registry kung saan saan pinanganak yung bata. Yun lang yan. Ang bata magiging legitimated. Okay, malinaw. Kuya Mark, paano naman yan, Kuya Mark, kung i-question yung, for example, ikaw ay anak, paano mo i-question na ikaw ay tunay o hindi tunay na anak ng iyong tatay? Paano yun, Kuya Mark? So, actually, pag ikaw ay bata, ikaw ay anak, you can question the legitimacy or your illegitimacy at any time of your lifetime. Oh. But ang tatay, may time lang na pwede niya i-question. Within 1 year lang, from the knowledge or from the record ng birth, within 1 year, pag yung tatay nakatira within the city or municipality kung saan pinanganak ang bata, pag outside naman siya nakatira, outside the city or municipality within 2 years, but pag abroad naman siya, within 3 years. Paano nila question? Tatlo ang reason na ma-question mo ang legitimacy or illegitimacy of that child, kung anak ka ba talaga sa tatay mo or hindi. But don't forget, you can only question kung anak ka ng tatay mo or hindi. Kasi bakit? Ang nanay, hindi mo talaga ma-question yan kasi doon ka lumabas sa tiyan niya. Ibig sabihin, motherhood is a matter of fact, fatherhood is a matter of faith. So, ibig sabihin doon, hindi mo pwede i-question na anak ka ng nanay mo kung lumabas ka talaga sa nanay mo. But ang tatay kasi, alam mo na, pang lalaki, iba, matter of faith yan sa asawa mo. So, may mga evidence kung paano mo mapapatunayan na anak ka talaga ng tatay mo or hindi ka talaga anak ng tatay mo. Number one, physically impossible na they have sexual intercourse. Okay? Physically impossible na makipagtalik yung tatay at nanay mo within 120 days of the 300 days from your birth. Okay? Ibig sabihin doon, parang imposibleng na makipagtalik. Number one, may sakit pala ang tatay mo, serious illness. Number two, yung tatay mo, OFW, paano nabuntis yung nanay mo dito sa Pilipinas? Kung yung tatay mo, isang seaman, 3 taon sa ibang bansa, paano nabuntis yung nanay mo dito sa Pilipinas? Or number three,
yung tatay mo is physically incapable to consummate. Ibig sabihin, impotent. Impotent ang tatay mo. So, paano nabuntis yung nanay mo? Mm. So, yun ang first reason. Number two, pwede mo mapapatunayan na hindi ka talaga anak ng tatay mo or anak ka talaga ng tatay mo through biological science. And number three, yung tinatawag na artificial insemination. Don't forget, MJ, may tinatawag tayong artificial insemination dito sa Pilipinas. Ano ba yung artificial insemination? Paano pag ang bata pinanganak through artificial insemination? Anak ba siya sa loob or anak siya sa labas? Ang bata is ay anak sa loob through artificial insemination but may mga kondisyon. Number one, yung nanay niya, yung asawa, yung nanay niya. Okay, yung asawa ng tatay, yung nanay niya. Number two, yung nanay niya tinaniman ng sperm donor ng ibang tao or sperm ng kanyang tatay. Ibig sabihin, nabuo siya not through natural event or not through sexual intercourse, nabuo siya through science. Yun tinatawag na artificial insemination. Mm. Ang bata matatawag na legitimate child kahit na nabuo siya through science or tinatawag na artificial insemination. But kailangan, bago siya nabuo, ang tatay at nanay niya gumawa ng written contract. Okay? And that written contract, number one, written contract, must be done before the conception. And number three, it must be registered. Yung contract na yan must be registered together with his or her birth certificate. Ibig sabihin, may batas po tayo yung tinatawag na artificial insemination. But wala tayong tinatawag na surrogacy law. Iba yung surrogacy, iba yung artificial insemination, MJ. Ang artificial insemination, yung nanay mo tinaniman ng sperm ng tatay mo or a donor through science. Yun ang artificial insemination. Ang surrogacy, iba yun. Ibang babae ang tinaniman. Ibang babae ang tinaniman through science ng egg ni nanay at egg ni tatay, nilagay through isang testing tube, tapos pinasok sa uterus ng ibang babae. Yun ang tinatawag na surrogacy. Yung surrogate mother or yung surrogate son or daughter is considered illegitimate child kasi wala pa tayong batas about surrogacy. Mm-hmm. But may batas na tayo yung tinatawag na artificial insemination. But itong artificial insemination, very clear po ang batas. Anak siya sa loob, provided, number one, yung nanay niya tinaniman ng sperm ng kanyang tatay or a donor. And bago sila gumawa ng artificial insemination, it should be in writing, be done before the conception or before siya nabuo, then it must be registered to the local civil registry. Mm-hmm. Malinaw yun ha. Dapat may kasulatan bago gawin yon. Kuya Mark, ano naman ang karapatan ng isang illegitimate child kumpara doon sa legitimate child? Okay. Number one, may mga karapatan ang legitimate at saka yung tinatawag na illegitimate child. Number one, paggamit ng apelido. Okay? Actually, ang legitimate child, right yan ang legitimate child at right ng tatay yan na gamitin ang apelido ni tatay. Right yan ha, hindi yan choice ng mother. Karapatan ni tatay at karapatan ng bata na gamitin ang apelido ni tatay pag ang bata is a legitimate child. But pag ang bata is an illegitimate child, choice yan ni nanay at choice yan ni tatay. Kailangan si tatay nag-execute ng affidavit of acknowledgement, ni-recognize niya na yung bata sa kanya, pumayag naman si nanay, then naka-registered sa birth certificate, yan, pwedeng gamitin na ang apelido ni tatay kahit ang bata is an illegitimate child. Yun ang tinatawag na sa surname law. Pangalawa, sa support. Sa support, don't forget, maanak ka man sa loob, maanak ka man sa labas, same dapat ang support na ibibigay. Okay? Then pangatlo, yung tinatawag na legitimes or inheritance. Yung inheritance kasi, dun nagkakaiba ang anak sa loob at saka anak sa labas. Ang anak sa loob, makatanggap ng buo. Ang anak sa labas, kalahati na matatanggap ng anak sa loob. Ibig sabihin, kung si anak sa loob makatanggap ng 1 million, for example, 1 million, ang anak sa labas makatanggap ng 500,000 pesos. Yung tinatawag na kalahati at saka buo ng anak sa loob at saka anak sa labas na shares about inheritance refers only to the inheritance. But pag buhay pa si tatay, buhay pa si nanay, dapat ang pagmamahal ni tatay at ni nanay sa kanilang mga anak
Maanak man yan sa loob, maanak man yan sa labas, dapat buo, walang distinction. Yung sinasabi ng batas about kalahati or buo, it refers only to the inheritance, not to the support. Aba, ang layo pala ng agwat. 50% pala, Kuya Mark, pag ikaw ay isang illegitimate child at may mamanahin ka kumpara doon sa legitimate child, kung may mamanahin ka nga sa mga ari-arian ng inyong mga magulang. Yes, tama. So kung may mamanahin ka sa magulang mo, yung anak sa labas, kalahati ng matatanggap ng anak sa loob. Yun lang inheritance ang pinag-uusapan dito. Mm. So hindi ibig sabihin, for example, magbibigay ng allowance. Kung bibigyan ng allowance ang anak mo sa anak sa loob ng 2,000, dapat yung anak sa labas, 2,000 din. Mm. Hindi ibig sabihin kalahati lang. Kasi ang support na pinag-uusapan dito, iba yun sa inheritance. Hindi yan, yung law on inheritance is not applicable to the law on support. Mm. Ang support kasi, buhay pa ang magulang, buhay pa ang bata. Ang inheritance, namatay na yung magulang, that's why nagmana na yung anak sa mga properties ng kanilang mga magulang. Iba yon. Hmm. Hindi dapat i-apply yung batas ng inheritance sa batas about support. Eh, paano yun, Kuya Mark? Pag isang illegitimate child, eh, hindi binigyan ng mana o suporta ng kanyang tatay, halimbawa, for example. Ang isang anak sa labas, hindi nagbigyan ng suporta, of course, under Republic Act 9262 yan. Hmm. That is in violation of violence against women's rights, economic abuse, psychological abuse. So yun yan, that is criminal in nature. But pag sa mana naman, right yan ng isang anak sa labas na pagmanahan. Kung hindi naman siya pinagmanahan, pwede siya mag-file ng petition for the judicial settlement of properties para at least may share siya over the properties ng kaniyang mga magulang. Lalo kung namatay na. Don't forget, ang inheritance, it refers only sa mga properties pag namatay na ang magulang. Hindi dapat yung anak sa labas o kung sinong bata man mag-demand ng share ng properties ng kanilang mga magulang habang buhay pa ang kanilang mga magulang. Kasi habang buhay pa ang kanilang mga magulang, ang share nila over the inheritance or properties ng kanilang mga magulang is only mere expectancy or inquit, right? Hindi pa hinog yung karapatan nila. Maging hinog lang yung karapatan nila kung patay na ang kanilang mga magulang. Hmm. So, ibig sabihin, pag buhay pa yung mga magulang nila, wala silang karapatan na mag-demand ng mana. In the very first place, buhay pa ang magulang nila. Yung right nila sa mana, hindi pa hinog, hilaw pa, kung buhay pa ang kanilang mga magulang. Okay, sa mga nakikinig po at nanonood, meron tayong text line 0927-540-2241. Meron din tayong call line 801-9836-836-3875. At sa ating po mga viewers, pwede na po kayong pumasok sa ating Zoom link na nandyan sa description po ng ating Facebook Live para po direktan yung matanong ang inyong mga katanungan kay Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, para naman doon sa mga kababayan natin na kumbaga syempre itong mga ganitong kaso, pamilyar ang mga Pilipino dito, Kuya Mark. Yes, kung yes, ang nanay naman, Kuya Mark, for example, matik yan, pag illegitimate, may kasalanan, it's either si nanay or si tatay. Paano yun, Kuya Mark, kung ang nanay mapapatunayan na may sala ng adultery? Automatic bang matatawag na anak sa labas ang kanyang anak? Paano yun, Kuya Mark? Okay. By the way, yung tinatawag na illegitimate child, hindi ibig sabihin lahat anak produkto ng unfaithfulness. Mm. Kasi kung anak ka sa pagkadalaga or anak ka sa pagkabinata, ikaw din ay isang illegitimate child. Ay, naku. So hindi ibig sabihin na dahil sa unfaithfulness ng tatay mo or nanay mo, nabuo ka. Kasi hindi lahat ng illegitimate child nabuo dahil sa pagtataksil ni tatay o ni nanay. Kasi pwede kang nabuo nung dalaga pa si nanay, nung binata pa si tatay. But in this issue about, for example, si nanay na napapatunayan na guilty ng adultery or sinabi niya na yung anak, hindi nung nagalit siya sa tatay mo, sinabi niya sa iyo, o sinabi niya sa tatay mo na, hoy, Pedro, itong si yung anak, yung bata na yan, hindi yan anak mo, anak yan sa kapitbahay natin, hindi ikaw ang tatay. May mga ganun, gusto lang niyang galitin. Mm. Sabi ng batas, pag kasal ang babae at saka si lalaki, there is a presumption na kung nabuntis man si babae, there is a presumption na yung tatay, yung kanyang asawa. There is a presumption. Mm. Ibig sabihin, you can question it, yung sinasabi ko sa'yo.
Pwede question if it is physically impossible na makipagtalik through biological science, pwede mo i-question. Hmm. But ang sinasabi ko ngayon is only a presumption. Ang presumption dito, pagkasal si tatay at saka si nanay, kung nabuntis si nanay, there is a presumption na si tatay ang tatay ng dinadala niyang bata. Hmm. Kahit na napapatunayan na guilty si nanay ng adultery or kahit na sinasabi niya na hindi indong, dodong, hindi ikaw ang tatay ng dinadala ko. Kasi there is a presumption na pag mag-asawa, there's a presumption na yung husband is the father ng dinadala ni wife. That is only a presumption. You can question that anytime. Malinaw, malinaw. Kuya Mark, aside kay tatay, pwede bang ibang tao yung mag-question kung anak sa loob mong, so sa labas yung bata? Paano yun, Kuya Mark? As a general rule, tatay lang ang pwede mag-question. Oh. Yung kanyang mga kamag-anak, pwede niya i-question na hindi siya ang tatay. Yung kamag-anak ni tatay, pwede i-question din kung patay na si tatay. But kailangan talaga si tatay lang ang pwede mag-question ng legitimacy or illegitimacy ng bata. As a general rule, okay, ang tatay lang ang pwede. Pwede yung kaniyang mga kamag-anak, kapatid, nanay, pwede rin, provided na si tatay patay na. Okay, malinaw, malinaw yan. So kayo Mark, 6:57 na ng umaga. Para po sa ating mga tanong, marami na sa ating text line, marami din po sa ating Facebook page. At sasagutin natin yan isa-isa mamaya sa pagbabalik po ng Pinoy Legal Minds. Saan ka man, konektado ka sa mga pangyayari sa bansa sa pamamagitan ng DZAR 1026 Sunshine Radio Online. Para laging updated sa mga balita, bisitahin lang ang www.dzar1026.ph. I-follow din ang aming mga social media account sa Facebook at Twitter na DZAR 1026. Dinig na sa buong mundo ang mga balita sa bansa sa pamamagitan ng online platform ng DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Patas na pagbabalita, tamang impormasyon, serbisyo publiko at pagmamahal sa kalikasan. Ito ang Sunshine Radio. Sunshine Radio 1026 Manila, kapartner mo sa balita at serbisyo. Balik tayo sa ating programang Pinoy Legal Minds kasama si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, dito na tayo sa ating Q&A portion mula sa ating mga kababayan, mga kapartners na nanonood, nakikinig sa ating programa ngayong umaga. Unang tanong mula kay Philip Sison Ominga Jr. Attorney, Kuya Mark, may habol ba ang anak mo sa labas? Mamanahin kahit hindi sinama yung apelyido mo. Ito, yes. Common ito, Kuya Mark. Ang don't forget, yung issue about surname, iba yon sa issue about legitimes or inheritance. Kahit na hindi ginamit yung apelyido mo ng anak mo sa labas, may rights yan ng inheritance mo kung patay ka na. Ibig sabihin, yung right ng inheritance is only mere expectancy or inquit right. Ibig sabihin doon, habang buhay ka pa po, wala siyang karapatan over your property. Yun yan. Kasi yung inheritance kasi, it will only be ripened kung patay na ang magbibigay ng mana. So, iba yung issue about surname. Iba yung issue about inheritance. Mm. But may condition. Mm. Kailangan mapapatunayan niya na siya ay anak ng tatay niya. So, paano niya mapapatunayan na siya ang anak ng tatay niya? Of course, number one, yung tinatawag na physically possible na nakipagtalik yung tatay at nanay niya. Number two, kung hindi mapapatunayan yan, number two, through biological science, yung tinatawag na DNA, mapapatunayan niya na siya yung anak kahit na hindi ginamit yung apelido, yes, pwede yan. Pwede rin. Pangatlo, pwedeng through birth certificate kung ikaw tatay, nakapirma ka sa birth certificate niya, or inamin mo through an affidavit, public instrument or private instrument na
ikaw ang tatay niya, yan, pwede na niyang, pwede siya mag-claim ng inheritance kahit na hindi niya nagamit ang apelido ng kanyang tatay. Okay, ito naman Kuya Mark. Maraming salamat Kuya Mark. Ito'y tanong mula naman sa inyo pong Facebook page, Attorney Mark Tolentino. Kuya Mark, paano raw ang tatay ng isang legitimate child na nag-awol sa isang kumpanya at umaasa na lang ngayon sa bago niyang ka-live-in partner? Mukhang takot po magsustento at di pa magnagahanap ng trabaho ngayon. Alam niya naman po Kuya Mark na may anak siyang dapat sustentuhan. May magagawa po ba kaming mga ina, mga nanay Kuya Mark na maganitong sitwasyon para maubliga siya na maghanap ng trabaho at makapagsustento sa bata? Si Hel Duane ng sa inyo pong Facebook page. By the way, ang support kasi ng tatay sa kanyang mga anak, hindi excuse kung tamad siya. Hindi excuse na wala siyang trabaho, hindi excuse na tamad siya. Kasi kung ganun, marami na mga tatay na hindi magtrabaho para ma-excuse siya sa kanyang obligasyon sa kanyang mga anak. So hindi ganun. So the mere fact na siya ang tatay, may obligasyon siya na magbibigay ng support sa kanyang mga anak. But yung support na pinag-uusapan dito, hindi lang kwarta ang pinag-uusapan. Kasama dyan ang pagmamahal, pag-aalaga, pagbibigay ng oras, pagbibigay ng tamang edukasyon, including spiritual support. So in this case, kung yung tatay na yan, tamad, hindi naghanap ng trabaho, o palagi niyang palusot na wala siyang trabaho, so pwede mong idemanda yan under Republic Act 9262, on the ground of economic abuse, hindi siya nagbibigay ng support, economic abuse, including psychological abuse or emotional abuse. Pwede rin nga, child abuse, sa kasi hindi niya binigyan ng tamang pag-alaga ang kanyang anak. Provided, may condition yan, provided na may proof ka na siya ang tatay ng iyong anak. So anong proof mo? Number one, birth certificate. Kung nakapirma siya sa birth certificate, kung hindi siya nakapirma sa birth certificate, any admission, birth affidavit of acknowledgement, kung may affidavit siya, o kung wala mang public instrument na admission, pwedeng private instrument. Ano ba itong mga private instrument? Mga text, mga email, mga sulat. Sabihin sa iyo, hello Maria, kumusta na yung anak natin dyan? Merry Christmas, pakisabi sa anak natin, mahal natin siya, mahal namin siya, o ganun. In that case, that is already an admission, but it is a admission through private instrument. Oh, okay, malinaw. Kuya Mark, maraming nagtatanong sa inyo pong Facebook page. Si IB ay nagtatanong, yung inheritance po ba, Kuya Mark, na ating napag-usapan kanina, yung inheritance po ba kalahati per child o kalahati ng buong inheritance? Hindi. For example, yung inheritance, okay, may inheritance. Paano hatiin yon? Dalawang klase ang paghati ng inheritance. May tinatawag na testate or intestate. Which mahabang explanation ito, yung testate and intestate. Yung testate, pag may last will and testament ka. Okay? May mga certain portion ng property mo na pwede mong ipamigay provided na hindi maapektuhan yung tinatawag na legitimes. Yung legitimes, yun ang reserved portion of your property na ibibigay mo yan sa mga compulsory heirs mo. Kung wala kang last will and testament, yung batas ng civil code ang mag-apply paano pag hati-hatiin yung mga properties mo. Pag hati-hatiin yung properties mo, as a general rule, kahit na testate or intestate yan, may reservation yan na yung anak mo sa labas, dapat may share yan. Ang share ng anak sa labas, as a general rule, kalahati sa matatanggap ng anak sa loob. But we are talking here of legitimes. We say legitimes, yung kalahati lang of your property ang pinag-uusapan dito. The other half of your property, pwede mong ipamigay kahit sino at your will kung sino mong gustong pagbigyan. But the other half, yun ang tinatawag na legitimes, or kung wala kang last will and testament, yung buo will apply yung tinatawag na 1:2 principle or ratio ng anak sa loob at saka anak sa labas, yun ang mag-apply kung wala kang last will and testament. Pero kung may last will and testament ka, yung kalahati of your property, yun ang mag-apply ng 2:1. Okay, dalawang portion kay anak sa loob, isang portion sa anak sa labas. But the other portion of your property, yung true last will and testament, pwede mo ipamigay kung sino yung gusto mong pagbigyan. Okay, malinaw po yan. Para po sa mga nakikinig, inaanyayahan po namin kayong tumawag sa ating pong landline 0801-9836.
0946-833-8875. Sa ating pong text line, 0927-540-2241. At para mas maging mas interactive pa, nag-provide po kami ng Zoom link sa description po ng ating Facebook page para po direktang click lang at pasok na agad kayo sa Zoom at direktang nyo makakausap si Kuya Mark Tolentino. Tanong Kuya Mark sa ating text line, Kuya Mark, paano kasal po kami na ngayon ng asawa ko? Tapos yung anak ko na panganay ay nakapilido sa akin. Pwede po ba na ilipat ko siya sa apelyido ng papa niya? Si Lizelle Adelan Garciano. Ang tanong dyan, kailan pinanganak ang... Kasi sabi niya, kasal siya ng tatay. Ibig sabihin, si lalaki at saka si babae, kasal. Mm. Ang tanong dyan, kailan lumabas ang bata? Lumabas ba ang bata bago ang kasal or after ng kasal? I presume na lumabas ang bata before the kasal. Nagkaanak na sila, then nagpakasal sila. Tapos, gusto paano niya magamit yung apelido ni tatay? Ito lang. Kailangan, nung na-conceive o nabuo ang bata at pinanganak ang bata, kailangan wala kayong legal impediment to marry each other. Ibig sabihin, nung nabuo ang bata, ikaw babae, dalaga, ikaw lalaki, binata. Tapos, nagpakasal kayo after your marriage, yung marriage contract ninyo, iparegister nyo din yan sa local civil registry kung saan pinanganak ang bata. In that case, ang bata magiging legitimated ang bata. Provided na wala kayong legal impediment nung nabuo ang bata, I presume na ang bata pinanganak ito bago yung kasal nila. Kasi sabi niya, nagpakasal sila, but ang apelido ng bata, apelido ni nanay. So I presume na nabuo ang bata at pinanganak ang bata before their marriage, then nagpakasal sila after the birth of the child. Kuya Mark, same as goes po ba if for example yung may anak sa pagkadalaga si nanay at nagpakasal, yung asawa niya ngayon, which is kasal siya nga sila, yun yung gagamitin niya sa bata. Ganun din po yung paliwanag doon? Hindi. I presume na yung bata anak ni yung kanyang asawa, hindi iba anak sa ibang babae o ibang lalaki. Pag anak sa ibang lalaki, hindi niya pwedeng magamit yung tinatawag na legitimation principle. Kasi yung legitimation principle, kailangan si lalaki at saka si babae, sila ang magulang ng bata. Hindi, kung ang bata, anak sa pagkadalaga sa ibang lalaki, tapos nagpakasal siya sa ibang lalaki, of course, hindi niya pwedeng gamitin yung apelido ng kanyang asawa. In the very first place, hindi naman yun ang tunay na tatay. But pwedeng may possibility na magamit yung apelyido ng kanyang asawa, but not through legitimation. Ito ang tinatawag na by adoption. Yung anak niya sa pagkadalaga, pwedeng i-adopt niya, siya mismo mag-adopt sa kanyang anak, at saka i-adopt kasama yung kanyang asawa. Oh, so yun yung process. Medyo tedious. Yun ang process. Medyo tedious nga, Kuya Mark, no? Ganun na process. Ito, Kuya Mark, si Tickles Carante sa inyo pong Facebook page din. Ask ko lang po kayo, Mark, kung namatay na po yung lola ko, illegitimate child po siya na anak, pero di po siya nabigyan ng mana ng tatay niya kasi nga mas nauna po namatay yung tatay niya bago po yung uncle ko. Yung uncle daw po niya yung gumawa ng hakbang para makuha yung part ng mama niya. May laban po ba yon, Kuya Mark? Yes, in that case, kung anak siya sa labas, may properties yung magulang, may properties, pwede niya i-question yan. In the very first place, may mana siya. Don't forget na yung mana is only applicable pag namatay na yung magulang. In this case, nauna yata namatay yung magulang, so it means yung anak sa labas may share over the property. But in this case, kailangan niyang i-enforce yung kanyang karapatan bilang anak sa tatay niya o anak sa nanay niya. So mag-file muna siya ng petition for the judicial settlement of properties and for the enforcement of his inheritance right. Para at least mabigyan siya ng share ng mana, lalo na yung properties ng kanyang mga magulang. Kuya Mark, nagpapasalamat si Kremi Bueno dahil daw very educational ng show at napakarami nilang natututunan. Thank you. Welcome. And more power daw po. Ito naman, Kuya Mark, si Ingalia, illegitimate child din bang tawagin ng bata kahit in-acknowledge naman siya ng tatay niya? Ang bata, kahit na in-acknowledge, ang bata is an illegitimate child kung si tatay at saka si nanay hindi kasal. Yun. Kailangan si nanay at saka si tatay kasal. Kasi kung hindi sila kasal, ang bata matatawag na illegitimate child. But kung assuming ayaw nyo magpakasal, tapos may anak kayo,
ay hindi niyo pwede matatawag na legitimate ang bata. Unless na i-adapt ni nanay o i-adapt ni tatay ang sarili niyang anak para ang bata magiging adopted child. Kasi ang adopted child kasi has the same right with a legitimate child. Don't forget ha, ang karapatan ng isang legitimate child, di ba buo yung kanyang mana, same share siya ng isang adopted child. Ibig sabihin, ang adopted child has more right compared sa isang anak sa labas. Kasi ang anak sa labas, di ba, kalahati lang na matatanggap ng anak sa loob. Ang adopted child is considered anak sa loob. So it means, yung adopted child has more right compared sa isang illegitimate child. Okay, malinaw, malinaw. Ito pa Kuya Mark, may mga tanong pa rin. Si Shani V. Landaus. Good morning Kuya Mark. Pwede mo magtanong? Sige, ito na. Yes, pwede. Ipinarehistro daw siya ng kanyang tita-tito sa apelyido nila at sila ang tumatayong magulang sa birth certificate pero wala pong pirma nila. Ang nakapirma po ay lola at lola niya kasi laging wala yung tito niya. Ngayon, balak po ng tito niya na tanggalin yung apelyido na pinangalan sa kanya dahil hindi daw po siya nakapirma sa birth certificate mula pagkabata. Hanggang lumaki siya, 37 years old na si Shini, dala-dala daw yung apelyido ng tito niya. Ano daw po yung dapat niyang gawin? Kuya Mark, salamat po. Yun ang tinatawag na simulation of the birth certificate. Nako. Ibig sabihin doon, that's falsification of a public document. Kasi in the very first place, hindi naman totoo talaga na ang tito niya, ang tatay niya, o yung auntie niya, ang nanay niya. So, kailangan niyang, that is a simulation of birth certificate. Mali yung entry ng birth certificate niya. Kailangan siya mag-file ng petition sa court to correct yung kanyang birth certificate. Ilagay niya talaga doon kung sino talaga ang tunay na tatay niya at tunay na nanay niya. Kasi hindi pwede na ilagay yung mga tito-tita niya. So, kailangan lang niyang proof na yung kung sino mang tatay niya, may proof siya na tatay niya talaga yon. May proof siya na nanay talaga niya yon. So, ano yung mga proof na yan? At least affidavit ng two disinterested person, yung doktor na nagsilang sa kanya, gagawa ng affidavit na ang tunay talaga niyang nanay, si yung babae na yan, tunay niyang tatay, yung lalaki na yan, hindi yung tito niya, hindi yung tita niya. That is simulation of birth certificate. Kailangan niyang baguhin yung kanyang birth certificate talaga. Pag-file siya ng petition sa court for the correction of entry in the birth certificate. Alright, Kuya Mark, meron tayong bisita via Zoom. Si Ernie Ortalia, may tanong po sa inyo, direkta via Zoom. Kuya Mark, Ernie. Good morning, hello. Sir. Good morning, Kuya Mark. Yes, good morning. Taga saan mo kayo? Taga Cavite po ako, Kuya Mark. Yes, anong problema? Bale, isa po kong tagahanga niyo, matagal na po. Yes, salamat. Anong problema? Anong nakaraan ang unang tagahanga po niyo ako, wala po akong problema. Eh ngayon lang po. Gabi ha. bale, Kuya Mark, usaping legal po ito. Okay. Bale, nasangkot po ako sa, hindi ko rin alam na, isa po akong nagbabarko. Nagtatrabaho po ako sa barko. Last six years ago, nagkaroon po ako ng relasyon ni isang babae. Nako. Mm-hmm. Okay, tapos? Then, pero legal, kasal po ako. Kasal ka, tapos may iba kang karelasyon. Opo, pero saglit lang po yun. Hindi okay. Po nagtagal. At nagbunga. Saglit lang. Nagbunga rin po yung, sabi niya, ako nung sumampa ako ng barko, nalaman ko, nagbuntis daw siya. At yun ay nagpadala naman ako ng pera nung nanganak siya. Okay. So, dahil sa pagbubuntis siya, nagpadala ako ng pera at ako nagastos sa panganak niya. Pero malaki ang pagdududa ko, Kuya Mark, dahil nandun ako sa barko, nabuntis siya. Oh, ngayon, pinipilit niya kung sabi niya, tinatakot niya po palagi ako na kasuhan sa bawsi or... Ang tanong dyan, nakaperma ka ba sa birth certificate? Hindi, sir. Hindi okay. Po. So ito yung sinasabi kong batas na applicable sa problema niya. Mm-hmm. First, physically impossible na nakipagtalik siya sa nanay ng bata na yan. Physically impossible na nakipagtalik siya within 120 days of the first 300 days up before the birth of the child. Kailangan niya i-compute na from the birth of the child, 300 days mag-compute siya before, pabalik, 300 days. Kailangan, of the first 120 days of the 300-day period, walang nangyari sa kanila. Kailangan niya papatunayan yan. Paano? Number one, wala siya dito kasi OFW siya, seaman siya. Paano yan? Paano niya nabuntis yung babae na yan?
So kailangan niya i-prove yan. To prove, may yun tinatawag na how to impugn the legitimacy or the illegitimacy of the child. Kailangan niyang impugn yan, lalo na pag nilagay yung pangalan niya bilang tatay na hindi naman siya talaga ang tunay na tatay. So first yan, physically impossible. Second, mas maganda through DNA, through biological science para to prove na hindi talaga siya ang tunay na tatay. Kasi in Bausi kasi, lalo na pag sa support sa bata, how to prove, how to establish the relationship bago siya magbibigay ng support sa bata, kailangan muna niyang i-establish ang relationship niya sa bata na siya ang tunay na tatay. Kasi kung hindi mapapatunayan niya na siya ang tatay, anong legal basis niya na magbibigay ng support sa bata? So there's no legal basis. Kung magbibigay man siya ng support, ito ang tinatawag na moral obligation. But there is no such thing as legal obligation. Kasi in legal obligation, kailangan muna niyang i-establish na may relationship siya sa bata na yan. Salamat po Kuya Mark. Kasi ngayon, pailan-ilan, natatakot rin po ako na nagbibigay-bigay rin. Hindi naman regular yung pagbibigay ko. Kaso lang, ayun, may communication. Wala kami communication. Kaso lang, kinachat niya ako, nagmamakaawa, may sakit daw yung bata. Siyempre ako rin na tinuturo niya na nakonsensya ako. Bali, kailangan mo munang under the law, ha? Under the family code. Kailangan mo i-compute, okay? Kailan yung birthday ng bata? Okay, for example, birthday August 1, birthday niya. Magbilang ka pabalik 300 days. 300 days magbilang ka. Pagkatapos, yes, during the first 120 days of the 300 days, kailangan may nangyari sa inyo. Bilangin mo. Kung walang nangyari sa inyo during that 120-day period, possible na hindi ikaw ang tatay ng bata. Pero throw the in, sir, mapatunayan rin yan kasi hinahabol ko rin yung bata. Yun ang first option. First option yan, ha? Second, through DNA. Mas maganda, mag-DNA kayo to prove na hindi ikaw ang tunay na tatay ng bata. Pero yung pinapadala niya ako ng chat, text, sir, or tinatawagan niya ako na ipabawsi niya ako, at ang bawsi kasi, kung with respect sa support ng bata, will only apply kung na-establish niya na may relationship ka sa bata. Kailangan ma-prove niya na ikaw ang tatay ng bata to ask for financial support. But kung wala namang ganyan, pero kung napapatunayan naman na may romantic relationship kayo, tapos sinaktan mo siya psychologically, emotionally, yes, bawsi yan. But kung ang basis niya for the bawsi is the support of the child, kailangan niya munang i-establish na ikaw ang tatay ng bata. Kasi kung hindi niya mapatunayan yan na ikaw ang tatay ng bata, wala siyang legal basis, madismiss ang bawsi. Salamat po, sir. Okay, at thank you. Medyo nakakatulog po ako ng maayos. Nagukulo rin po kasi yung isip ko. Sobrang gulo. Basta wag na, DNA lang yan para to prove. Kasi hindi naman pwede na mag-file ka ng kaso dyan na wala kang legal basis. Kailangan muna niyang mag-establish ng legal basis yung relationship mo sa bata na yan to prove na ikaw ang tatay. Kasi kung ikaw yung tatay, pwede na siyang mag-ask for support. Pero kung hindi ikaw ang tatay, anong legal basis niya na hihingi na support? Salamat po, sir. Salamat okay, po. Thank you, Ernie. Thank you, Kuya Mark. At tuloy din, mabuhay po kayo. Okay, salamat. Salamat po. Si Ernie Otalia sa ating pong Zoom link. Kuya Mark, ito, Canadian National Father refused to acknowledge his 26-year-old son. Nasa Pinas po ngayon yung father. Ano po yung pwedeng gawin? Ending number 433 sa ating text line. Kuya Mark, ano ang kanyang dapat gawin? Okay. Bilang isang bata, he can establish or he can claim the legitimacy or illegitimacy niya at any time of his lifetime. Okay? Kahit 26 years old na siya, 30 years old, kahit 40 years old na siya, pwede niyang mag-file ng petition sa court to establish the legitimacy or illegitimacy niya bilang isang anak ng kanyang tatay. But kailangan niyang i-prove na siya ang anak ng tatay niya. Number one, yung sinasabi ko, physically possible na nung 300-day period before his birth, yung first 120 days, may nangyari sa siya at ng tatay niya at saka yung nanay niya. Which mahirap i-prove yan. Okay, sila lang dalawa nakaalam dyan. So dito tayo sa pangalawa, through biological science DNA to prove na siya ang tatay. Hindi niya pwedeng mag-claim kung ano yung mga support na hiningi niya
or mana kung nawala na yung tatay niya, hindi siya pwede mag-claim dyan kung hindi niya ma-establish na siya talaga ang anak ng tatay niya. So, mas maganda, lalo na buhay ang tatay niya, nandito sa Pilipinas, mag-meet sila, mas maganda, magpa-DNA silang dalawa to prove na may relationship sila. Kasi hindi naman pwedeng the true allegations lang. So, kailangan to prove na may relationship sila, so through DNA. Or kung kahit walang DNA, kung yung tatay nila nakaperma naman sa birth certificate niya, di walang problema yan. Or kahit na nga hindi nakaperma sa birth certificate, naka-execute lang ng affidavit of admission or acknowledgement, or kahit na nga walang affidavit of acknowledgement, kahit na simple text message, simple email, simple love letter, simple Christmas greetings, enough na yan to prove na siya ang tatay ng kanyang anak. Okay, malinaw, Kuya Mark. Si Howny. Kuya Mark, good morning. May karapatan ba ang anak ko sa tatay niya kahit hindi siya nakasulat sa birth certificate? Kasi naiwan siya sa ibang bansa. OFW po silang pareho. Ano po yung pwedeng gawin ng ni Howny sa kanyang kaso, Kuya Mark? Okay. In this case, kahit na, as what I've said, yung tatay, kahit hindi siya nakapirma sa birth certificate, basta may proof lang na siya ang tatay ng bata, may obligasyon siya sa bata. Mm. How to prove na siya ay na may relationship siya sa bata, kung first is birth certificate, which in this case, wala namang birth certificate, hindi siya nakapirma. Number two, affidavit of acknowledgement. Dapat nakapirma si tatay ng affidavit of acknowledgement na in-acknowledge niya na siya ang tatay ng kanyang ng bata na yan. Or through a private instrument like love letters, Christmas letter, Christmas card, mga ganon na sinasabi niya doon na kumusta yung anak natin? Malaki na ba yung anak natin? Kumusta na? Sabihin mo sa kanya, miss na miss ko na siya. In that case, that is already an admission through a private instrument. So yun ang mga proof. So aside doon, mas maganda through DNA to prove na siya talaga ang tatay ng bata. Okay, maraming bumabati ng good morning via SMNI Facebook page. At sa lahat po ng mga viewers mo, Kuya Mark, sa inyo pong Facebook page, marami pong nagtatanong sa umagang ito. Marami pong, ito po, Kuya Mark, may tanong dito, may follow-up. Asan na yung tanong niya? Ito. Ask ko lang, Kuya Mark, kung paano kung ang babae sumama sa ibang lalaki tapos kinuha niya anak niya sa tatay kasi anak daw niya 4 years old ang bata, wala ba karapatan ng tatay sa bata na kanya nasa kanya na lang mapalaki yung bata? Kasal ba sila? Walang nabanggit, Kuya Mark. Oh, assuming na kahit kasal, kung hindi sila kasal, ang tatay, ang bata, if ang child is an illegitimate child, ang custody ng bata doon sa nanay. But ang tatay may tinatawag na visitation right. So hindi pwedeng itago iyan ni nanay ang bata sa kanyang sa tatay ng bata except kung may protection order. Kung walang protection order galing court, hindi pwedeng itago iyan kasi right yan ng tatay na bisitahin ang bata and right din yan ng bata na bisitahin siya ng kanyang tatay. Hindi mo pwedeng ipagkait yan. So, but ang custody ng bata doon sa nanay yan. Pag ang bata is an illegitimate child, doon sa nanay ang custody, but ang tatay may right talaga na bisitahin ang kanyang anak kung gusto niyang bisitahin, hindi pwedeng itago ni nanay. May follow-up question, Kuya Mark, si Hel Duane. Paano po, Kuya Mark, yung bata na inampon na di dumaan sa legal na proseso? Pero sa birth certificate ng bata, nakapilido sa umampon sa kanya. Pag namatay po ba yung mga magulang niya at walang last will, may share po ba siya sa inheritance? If wala po, ano pong pwedeng maging proof namin na bata ay inampon lang at di dumaan sa tamang proseso? Okay, number one. Kung assuming na yung sa birth certificate nakalagay doon ang tatay, nakalagay doon ang nanay, hindi naman sila talaga ang totoong tatay at nanay, wala namang judicial process sa adoption. So it means walang effect yun sa adoption. Kasi walang effect sa adoption, yung nakalagay doon sa through simulation of birth certificate, hindi yan makapagmana. Wala yan, walang right yan sa mana in the very first place. There is no legal adoption na nangyari. So, how to prove na walang adoption? So, in the very first place, kung hindi naman talaga siya ang tunay na anak, nilagay lang doon, how to prove na anak man siya or hindi siya anak, yung sinasabi ko, how to prove or disprove the legitimacy or illegitimacy of the child? Number one, physically impossible na to have sexual intercourse within the first 120 days of the 300-day period before the birth of the child. First yan. Number two,
yung tinatawag na through biological science. So through DNA to prove na hindi talaga siya ang tunay na anak. So ang exception kasi diyan, 'di ba sinabi ko, how to establish the relationship? Ano yung klaseng mga relationship ng mga magulang sa kanilang mga anak? Dalawa 'yon. Yun ang tinatawag number one, natural relationship. Yung natural relationship, dalawa din 'yon. Yun ang tinatawag na legitimate or illegitimate child. So legitimate or illegitimate child, of course, may by natural yan, it means galing sa dugo mo yan. So through DNA, makita talaga na ikaw tatay, ikaw nanay kasi natural relationship yan. Yung tinatawag na legitimate or illegitimate or legitimated. But ang adoption, hindi yan through natural process, kundi by fiction of law. Kung wala talagang mapapatunayan, walang record yan na by fiction of law na adopt ka, it means walang adoption. Kasi walang adoption, walang epekto ng adoption. Kasi walang epekto ng adoption, kung namatay yung nag-adopt sa'yo, na illegal naman pag-adopt, wala kang right, wala kang inheritance over the property. Okay, malinaw, Hel Duane. Sa Kuya Mark, halimbawa, nag-asawa si nanay. Tapos gusto niya adopt ng bagong asawa nito ang kanyang anak. Pwede bang hadlangan o hindi payagan ng biological father ang adoption? Lalo na tiyak na gagamitin ng bata ang apelido ng adopted father. Okay, one of the requirements adoption, MJ, one of the requirement is consent of a biological father. Mm. Kung walang consent yan, pwedeng maepektuhan. Pero ang word na ginamit ng batas, consent of the biological parents if known. It means if known. So, kailangan na malaman, alam ninyo kung sino ang biological father. Kung nalaman ninyo ang tunay na biological father, may mga documents na siya ang biological father, kailangan siya magbibigay ng consent. Pero kung wala naman siya sa dokumento, hindi naman niya i-acknowledge, wala naman sa record ng bata na siya ang biological father, pwede nang hindi siya magbibigay ng consent. Kasi ang word na ginamit ng batas, yung adoption law, is consent of a biological father if known. Kasi if known, kung alam nyo lang kung sino ang tatay, kung hindi nyo alam yung tatay, wala naman sa record, hindi na kailangan ng consent. Okay, ito medyo mahaba-habang mensahe niya. Kuya Mark, paano naman po yung tatay na walang permanenteng trabaho at umaasa lang sa kanyang asawa pero pinipilit nila magbigay ng sustento na gusto nila na hindi naman kaya ng tatay na ibigay yung halagang hinihingi? Medyo mahal niya yata, Kuya Mark. Pinipilit nila yung gusto nilang halaga. Ngayon sila naghabol yung dati sinasabi nila na hindi sila ang hihingi ng sustento dahil sa tricycle driver lang yung tatay, si Mascardo Ses, Kuya Mark. So in this case, sabi ko nga, yung support kasi ng mga magulang sa kanilang mga anak, depende yan sa needs ng bata and depende din yan sa resources ng magulang. Mm. Ang criminal liability kasi, pag deprivation, absolute deprivation of support, it means kung nagbibigay naman ng support, depende sa resources ni tatay, so support na yan. Kasi ang support na pinag-uusapan dito, MJ, hindi lang naman financial support. Kasama dyan ang pagmamahal, pag-alaga, pagbibigay ng oras, kasama yung spiritual support, educational support, including shelter support. Kasama yon. So in this case, kung ang tatay hindi naman talaga sobrang yaman, hindi siya pwede mag-demand na sobrang malaki pag financial support. Kasi kung wala naman siyang financial support, pwede naman sa spiritual, emotional support or psychological support. Don't forget na pag financial support ang pinag-uusapan, depende yan sa needs ng bata and resources ng magulang. Kung magulang naman, yung trabaho niya, hindi naman laki yung sweldo, huwag ka mag-demand ng sobrang malaki. Kasi ang word na ginamit ng batas, depende, walang formula. Walang exact formula na yan talaga ang dapat mong ibigay. Dapat 80% of your sweldo ibigay mo sa anak mo. Walang nakalagay na ganyan sa batas. Or 60% or 50% of your sweldo kailangan ibigay mo sa anak mo. Walang nakalagay dyan sa batas. Ang word na ginamit ng batas, depende yan sa needs ng bata and resources ng magulang. Needs ang ginamit ng batas, hindi wants. We say needs, kuan lang, enough to survival, hindi luxurious life. Kasi word ang ginamit ng batas, needs ng bata and depende sa resources ng magulang. Okay, Kuya Mark, ito may tanong dito sa Facebook page naman ng DZAR. Kay Mari Togado, how would you consider the habilin or the vocal or oral instruction lang, Kuya Mark, galing sa mga magulang at may last will and testament naman na iniwan yung magulang? Binaliwala ng kapatid ang habilin orally o vocally ng magulang sa kapatid kasi daw may last will and testament daw
Ano po yung masasabi niyo dito, Kuya Mark? Mari Togado. Okay. Ang last will and testament, it should be in writing. Okay? Writing yan. Okay? Dalawang klaseng last will and testament, may tinatawag na formal and holographic last will and testament. Yun ang masusunod. Okay? Lalo na pag mga public-public document o mga public, mga real properties, mga inheritance, always in writing, public instrument. Yung mga verbal, yun ang tinatawag na dalawang klaseng obligasyon, MJ. May tinatawag na moral obligation, may tinatawag na legal obligation. Mm. Ikaw, narinig mo yung sinasabi ng taong na namatay na, sinasabi verbal, hindi naman niya sinulat, pero verbal, you have moral obligation na respetuhin yung sinasabi niya. But wala kang legal obligation. Ano bang pagkakaiba ng moral obligation sa legal obligation? Ang moral obligation is only susundin mo yan based on your conscience. Kung wala kang konsyensya, hindi mo talaga sundin yan. Kasi ang word na ginamit ng batas, moral obligation is you need to follow it based on your conscience. Unlike in legal obligation, may enforcement sa batas. So in this case, yung sinasabi ng namatay, verbal instruction ng namatay, habilin ng namatay, you have moral obligation na sundin mo yun. But wala kang legal obligation. Kasi lalo na pag mga real properties, mga inheritance, it should be in writing. Otherwise, it has no force and effect sa balaod, sa batas po natin. Okay, Kuya Mark, saan daw po kayo mapapanood? At sa lahat po namang tatanong ng inyong number, ang dami, Kuya Mark, paano po yun? By the way, for more free legal advice, nagbibigay po tayo ng free legal consultation. Please call me landline. I have no landline now, but you can call me mobile number natin sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. You can text Viber, WhatsApp sa 0917-329-5353. And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. And sa YouTube page po natin, please subscribe sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Next week, 6:30 to 7:30 a.m. dito pa rin sa Pinoy Legal Minds. Inyong napakinggan ang programang Pinoy Legal Minds. Nawa kayo'y aming nagabayan sa mga payong legal mula kay Kuya Mark Tolentino hanggang sa susunod na Sabado, alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng umaga. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio, DZAR 1026 Facebook page at YouTube channel. Nag-arap man ang mga huwad na balita.